So what's up mga kapids? Maraming salamat at nandito ka sa channel ko. Welcome sa August TV. So ang topic natin is about niche. Ano ba yung niche? Ano ba yung kahalagahan nito? And then paano mo ba malalaman kung ano yung niche mo? So kung interesado ka sa topic natin, magstay ka lang, panoorin mo hanggang dulo. And then huwag mo na rin kakalimutan, i-hit yung subscribe button and bell button para ma-notify ka sa mga bagong video na i-upload ko. So tara, pag-usapan natin. Ikaw ba yung tipo ng vlogger na hindi alam kung ano yung content na gusto mong i-post? So, possible na makatulong sa itong video na to, kaya panoorin mo. No? So, ano ba yung niche? So, based sa Google, isa tong calling, vocation, place, function, job slot, or opportunity, place, or position. So, ano ba ang ibig sabihin nito? So, kapids, ibig sabihin, pinuposition mo na yung sarili mo sa isang content. Bakit ba kailangan natin mag-focus sa isang content? So, para hindi malito yung mga viewers natin. For example, kung ikaw yung nag-uumpisang vlogger, na ang ginagawa mo is magawa ka ng isang content na tungkol sa cooking, gumagawa ka ng pang-travel, gumagawa ka ng tutorials. So, ibig sabihin, maraming choices sa'yo. So, possible na malito yung mga viewers dahil na hindi nila alam kung ano yung focus mo, kung ano yung content mo. So, kung nakapokus tayo sa isang content, madali na sa mga viewers mo na i-recommend ka sa mga kaibigan niya kasi alam niya na kung paano ka i-recommend. For example, yung mga kaibigan nila mahilig sa tutorials, ikaw ang malalaman. Alam na kaagad nila dahil nakapokus ka sa tutorials, alam niya na kaagad na pwede ikaw yung i-recommend. Or for example, magaling ka sa makeup, dahil yun nga yung content mo, may recommend ka ng kaibigan mo sa mga mahilig mag-makeup. Madali na rin sa part ni YouTube na i-recommend ka din kasi alam ni YouTube kung ano yung focus mo, kung ano yung content mo. So ito pa mga kapids, no, bigyan ko pa kayo ng ibang sample. So ibig kunyari, pag naiisip nyo si Jollibee, naiisip mo agad, di ba, Chicken Joy. And then pag naiisip mo si Mang Inasal, ang naiisip mo agad, inihaw na manok. Same din, pag naiisip mo si Red Ribbon, naiisip mo agad cake, di ba? So same din sa YouTube, no? So kung isa lang ang content mo, naka-focus ka sa isang content, yun yung niche mo, madali ka ng puntahan ng mga viewers. Alam nila kung saan sila pupunta. Kung kunyari yung niche na ginagawa mo, yun yung gusto nila, no? So madali sa part mo. Ang advantage nga nito, kapids, na may niche ka, clarify sa mga viewers mo na meron kang focus na content. So alam na nila yan. So mas madali silang pumunta sa iyo, no? Ma-attract mo yung mga taong merong gusto dun sa content mo. Dahil nga naka-focus ka sa isang content, naging specialista ka dito, no? So parang mga doktor ka, no? So ito kapids, bigyan kita ng sample, no? Anong mas maganda? So ikaw, kunyari kapids, may sakit ka sa puso, pupunta ka ba sa doktor? Specialista niya is general doctor. So syempre pupunta ka sa isang specialista sa puso, di ba? Same din kunyari sa lawyer, ang kaso mo is for divorce. Paano 'yun? Pupunta ka ba sa lawyer na magaling sa criminal or sa magaling sa tax? Syempre pupunta ka sa ano? Pupunta ka sa lawyer na ang forte is yung divorce. Ang galing mo. So same lang din sa YouTube. So pag alam ng mga viewers mo kung ano yung mga content mo, inulit ko lang, mas nagiging ano ka na, nagiging authority ka na, nagiging specialista ka na pagdating dito, no? So dahil nga ikaw na yung nakikita nila, nagkakaroon ka na ng influence sa kanila. So sabihin na natin na okay ka na, alam mo na yung niche, na kailangan natin ng niche, na focus na niche. Pwede mo sabihin sa akin, kapits, na oh, okay, August, okay na ako. Pero ano ba, paano ko ba malalaman kung ano yung niche ko? So ganito ako mga kapits, no. Gawin nyo, gumawa kayo, mag-brainstorm kayo. Isulat nyo lahat ng mga niche na gusto nyo, na tingin mong kaya nyo, no. For example, cooking, for example, tutorials, and then kaya travel. Yun, isulat nyo lang lahat mga kapits, no. And then dun sa mga niche na yun,
ilagay nyo kung ano yung mga topic na pwede nyo ilagay. So yun, makikita mo doon, kapits, kung ano yung mas marami doon na naisusulat mo, yun ang gawin mong niche. Kasi ibig sabihin, yun yung alam na alam mo. Yun yung passion mo. No? So yun ang piliin mo na gawin mong content. Ang galing mo! So itong topic natin na to, mga kapits, yung about sa niche, advisable siya sa mga bago, no? Sa mga baguhan na vlogger. No? So maganda yung umpisa pa lang, alam na natin kung ano yung gusto natin i-content. No? At yun, alam na rin natin na naipuposition mo na yung sarili mo, alam na ng mga viewers mo kung ano yung gusto mong ipakita kasi sa kanila, no? Ipapanood sa kanila. No? Pero kung ikaw, kapits, ang intention mo is to i-documents lang yung araw-araw mong ginagawa, yung sa life, sa buhay mo, okay lang na wag ka nang mag-focus sa isang content, no? Total, yun lang, gusto mo lang i-document sa sarili mo. Good. Pero kung ang gusto mo na ma-position ka, gusto mo makilala ka sa isang content, kailangan mag-focus ka sa isang content. So yun mga kapids, no, sana nakatulong ako sa inyo, sana may natutunan kayo at may nakuha kayo dito. And kapids, kung may mga comment kayo, so sa tingin nyo may kulang ako, may mga kulang sa sinabi ko, at may gusto kayong sabihin, i-comment nyo lang dito sa comment box natin. And then kapids, may tanong ako sa iyo kapids, ano yung gusto mong maging niche? So isulat mo na rin dito mga kapids. So gawin na rin natin mga kapids, kung kaya gawin na natin 200 likes kung gusto mo itong video na ito, kung nakatulong sa iyo. So mga kapids, paabang na rin ang gagawin kong content, yung i-upload ko. No? So papili na lang kung ano yung mas maganda na unahin natin mga kapids. No? Itong content na ito na about sa audience retention or itong content na ito na about sa B-Rogging. No? So kapids, patulong na lang ako kung ano yung gusto nyong unahin natin. No? I-comment na lang dito sa baba. So mga kapids, shout out na rin kay Ma'am Merit CH and then sa mga Team Wagi, kay Ma'am Joy Nerit, and then kay Aquela Brothers, shout out sa iyo, and kay Miko Amparado, shout out sa inyo mga kapids. And then yun mga kapids, so dito ko na lang tatapusin tong vlog natin, and then maraming salamat sa inyo kapids at nagstay kayo dito sa vlog ko. No? So tara, peace out!